What is up sa inyo mga tiko? Sa panibagong araw, panibagong buhay, panibagong pag-asa ng mga tiko. So ngayon mga tiko, umaga na naman tayong gumising. Kasi nga may OJT na naman tayo, yes. So dito lang tayo i-assign sa La Carlota City, no. So mamaya makikita nyo kung saan tayo mapupunta nito, no. So hanggang ngayon ay pumabiyahe pa naman ako. Nakasakay na ako ng LC papuntang La Carlota, no. So see you, so malalaman nyo kung saan ako mapupunta. At ayun na nga mga katiko, nakarating na nga tayo dito sa La Carlota. At ayun, nagkape muna kami kasi maaga pa naman. At ayun, pagkatapos naming nagkape, pumunta na kami dito sa may La Carlota City Hall para umattend ng kanilang flag ceremony para sabihin naman na maaga tayo, diba, no? So maagang maaga dyan at naka-attend tayo ng kanilang flag ceremony mga katiko, no? So let's go! At pagkatapos ng kanilang flag ceremony, umakyat na nga kami sa taas ng City Hall para umattend ng kanilang seminar, no? So ayan, umakyat tayo dyan. At ayan, kasama ko rin pala yung mga kaklase ko, no? So madami kami dyan na nag seminar, no? So dyan kami in-assign sa may La Carlota City, no? Sa yan pa mga kaklase ko. At ayun na nga, bumaba na lang kami kasi mamaya pa daw yung seminar. So pupunta muna kami sa Enro ngayon mga katiko. Let's go! At ayun na nga mga katiko, andito na nga kami sa may Enro. So ayan po si Sir Noel, in-explain po sa amin kung ano yung mga matututunan namin at yung mga gagawin namin mamaya, no? So in-explain niya sa amin kung ano ba yung ginagawa nila dito sa Enro, no? At alam niyo ba mga katiko na sa basbas nga ni Mayor nagtatanim sila ng maraming mga puno dito, no? Iba't ibang puno na kanilang papadamin at itatanim dito sa buong La Carlota, no? So hindi naman sa buong La Carlota na itatanim nila dito sa mga bakanting lupa na hindi na ginagamit or walang may nakatira. Doon ay tatamnan nila ng mga punong kahoy, no? So mga tiko, so yan ini-explain sa amin ni Sir Importante yung kanilang mga paano nila patubuin yung kanilang mga puno dyan. Yan itatanim nila tapos ililipat naman nila doon sa kabila. At ayun, ipapakita naman sa amin ni Sir Importante kung saan nila nilalagay yung mga punong kahoy na pwedeng-pwede nang itanim, no? Ayan, no? So yan, pupunta kami dyan sa nilalagyan nila ng mga punong kahoy na maliliit, no? So ayan, ipapakita pa ni Sir yung kung saan ang kanilang water supply, no? So ayan, nakita nyo naman mga katiko. At ayun, papunta na nga tayo dyan sa mga puno. Makikita natin yan ng iba't ibang puno dyan. At alam nyo ba, in-explain nila sa amin kung bakit wala silang mauganing tanim na puno. Malalaman natin mga katiko. Excited na ba kayo mga katiko? So bakit ba wala silang mauganing tanim? Kasi nga alam nyo mga katiko, hindi healthy yung maugani kapag itinabi mo sa mga tanim kasi hindi yung tutubo at magbibigay ng sakit sa katabi niyang mga tanim at ayun, hindi tutubo yung mga tanim. Kaya hindi nila advisable na magtanim ng maugani. At ayun na nga, natapos na nga yung explanation nila. At ayun, binigyan pa kami nila talaga ng langka, no? At ayun, kinain namin yung langka, no? Sobrang tamis. So lead, thank you so much Enro, no? Ayun, no? Binibigay nila sa amin, no? So ayan mga kaklasiko, tingnan nyo. At ayun, next naman nag-explain sa amin ay si Ma'am Lizelle about sa environmental conservation, no? So paano natin mapapangalagaan yung ating mundo, no? So dapat na itapon natin sa tamang tapunan yung mga plastic at syempre pangalagaan natin, magpanim tayo ng mga puno sa ating mga bundok. Kasi pag nagtanim tayo ng mga punong kahoy, meron tayo protection para sa mga sakunang nagaganap kagaya ng landslide at saka pagbaha at iba pang mga sakuna na dumadating sa ating mundo, no? Kaya mahalin natin ang mundo natin, ating ginagalawan. So ayun naman, next naman po ay si Sir Daniel na nag-explain sa amin about sa field rice. At ayun, tinuro niya rin sa amin yung iba't ibang variety ng rice. Kaya ayun, marami kaming nalaman about sa iba't ibang variety ng rice. Merong RC10, merong RC18, at syempre meron pang iba siyang in-explain sa amin about field rice. So ang dami talaga namin natutunan na may apply namin. At ayun na nga mga katiko, natapos na nga yung OJT namin doon sa Enro ng morning. So ayan, pabalik na kami niyan at syempre maghanap kami ng pagkain kasi nga gutom na kami, no? Kaya samahan nyo ako at maghanap tayo ng makakainan. Let's go! At ayun na nga mga katiko, nakahanap din ako ng mga kakainan. Syempre magdasal muna tayo at magpasalamat sa blessing na marating sa atin, no? At ayun, kain tayo mga katiko. At dito pala ako kumain sa may plaza, no? Dito lang yan sa malapit sa Layhok mga katiko, ha? Baka magutom kayo at syempre gusto nyong kumain. Dito na kayo kumain, solid yung kanyang nilaga, no? At ayun, sila tita at yung anak niya, sila po yung may-ari, no? So hanapin nyo lang sila dito, no? Dito lang sa plaza mga katiko, ah.
Solid talaga dito at ang mura pa, no? So, napanginihintay nyo mga katiko. Let's go! At ayun na nga mga katiko, pagkatapos namin kumain, bumalik na talaga kami dito sa munisipyo ng La Carlota, no? So, attend kami ng seminar dito about solid waste management, mga katiko, ano? At marami akong natutunan dito na maidadala ko syempre at may iba-vlog ko rin soon. So, abangan nyo mga katiko, ang vlog natin. At hanggang dito na lang tayo mga katiko. Keep safe kayo always and God bless. Bye-bye!